Si Paul T. Paul, yan po ang uulamin ko po, ang palaya. At ito naman po ang puset. Gagawin ko po yung adobong puset po. At ito naman po ay okra. Nako, lahat po ay lulutuin ko po. Grabe no. Ganyan lang po ako, beautiful people. Yan lang. Yan ang aking okra. Yan po ang aking puro laga lang po ang ginagawa ko, beautiful people. Nilagang okra. Tapos po, yung ampalaya po ay ilalaga ko lang din po. Ayaw ko po yung mamantika. Kasi po, hindi po healthy ang mamantika po. Yung mga ginigisa sa may mantika po ay hindi po yung healthy po ba. Ganyan, beautiful people. Kung kayo po ay may beautiful people, may diabetes po, no? Ito pong pinaglagaan nyo po ng okra, pwede nyo po yan inumin. Totoo po yan. Pwede nyo po yan inumin. Para po bumaba po ang inyong mga diabetes po at kayo po ay natur lang po, nagagaling, beautiful people. Iyon po ay mantika. Ito po ay tubig. Gagawin ko po yan dahil nahugasan ko na po yan siya. Ay ilagay ko po rito. Kasi po, alam nyo naman, beautiful people, nilalaga ko lang po sila. Hinuhugasan ko po yan mabuti. Kasi po, alam nyo naman po, may mga insekto rin po yan eh. Ang iba po ay kumakain ng insekto po. Ako po ay kumakain lang po ng gulay. Para na rin po akong isang insekto po. Ayan. Ganyan lang po. Ha? Kainit. Aray. Ang init. Kasi po ito po ay mainit at ito naman po ay malamig. Ayan po. Ganyan lang, beautiful people. Ayan. Nilalaga ko lang po sila. Ayan po. Ganyan lang po ang aking pagkain, beautiful people. Ganyan po. Kasi po, masustansya po kasi yung, yung walang mantika, walang fat, walang oil. Ganyan lang, beautiful people, no? Ganyan po. Ayan po. Laga ko lang po yan, beautiful people. Hindi ko po yan nilalagyan ng asin. Kasi po, baka po magsaw-saw-saw-saw po ba ako ng ano po. Ano tawag doon? Yung po bang bagoong na alamang o kaya po bagoong na isda. Ayan. Linisin ko po siya. Ayan. Tanggalan ko po siya ng plastic. Kagaya po ng mga katabi nyo pong mga plastic. Ako, beautiful people, baka kayo'y naano ha. Ako ay puro katarantaduhan lang po ako. Puro lang po ako biro ha. Baka kayo po'y nasasaktan sa mga pinagagagawa ko po ay hindi po. Huwag po kayo masaktan. Kasi po ako lang naman ay alam nyo naman po. Ayan. Lagay ko rito. Kasi po. Ayan. Aadubuhin ko po ba? Ayan po. Ang hahaba ng mga plastic. Ganyan po. Adubuhin ko po. Pinatuyong pusit po ba? Kasi liliit po yan. Kahit malaki po yan sila, beautiful people.
Pagka yan ay inadubo mo na, lumiliit po yan. Eh, masarap po kasing adubong pusit po ba? Tsaka matagal masira pag inaadobo mo yung pusit. Kahit ilang araw mo siyang kainin, pero adobo, patutuyuin mo lang po siya, wag mo lang pong lalagyan ng ano, beautiful people, ng tubig, kasi may tubig na po kasi yan eh. Suka lang po. Suka lang po ang nilalagay ko dyan. Yun ang po ang parang tubig ko na rin po yun. Ganoon. Tanggalan ko lang po siya ng ngipin. May ngipin po kasi yan eh. Yung dito po sa gitna. Yan po yung ngipin. Tapos yung plastic. Namili po kami ng mga kaibigan po namin. Kami po tatlo. Ng hunting. Pagkatapos po ng hunting kami, tapos po nag-inom-inom po kami ng pinakulada po. Pagkatapos, beautiful people, noong magsasarado na po yung tindahan po, ay namili po kami ng aming mga lulutuin po. Ganun lang, beautiful people, ang buhay. Ganyan. Tapos pag-uwi sa bahay, magluto, kakain. Eh, ang akin po ay, ang palaya ko po ay hindi ko po yan ginigisa. Nilalaga ko lang po sa tubig yan. Kasi mas healthy po kasi pag nilaga lang sa tubig po ba. Yung walang oil po ba. Ganyan lang po. Tapos, gawin ko po, lagyan ko po ng sausawan lang po na isdang bagoong. Ganun lang po. Kasi po yun ang nagpapalakas po sa akin eh. Yung mga gulay po, tapos kahit laga-laga lang po siya sa tubig. Ganyan po. Ako po kasi pag nagluluto po ako sa sarili ko po, no? Matabang po ako magluto. Hindi po maalat, hindi po matamis. Ganyan po, matabang ako magluto. Talagang tama lang po. Pero, siyempre po, kumakain na kami sa restaurant, eh, siyempre po, maalat din yung mga nandoon. Di, madagdagan yung mga high blood mo dyan. Diyos ko po, nakakatakot din, di ba? Eh, ako po, matabang ako magluto. Pero hindi po ako Encanto, beautiful people. Kasi, marami pong nagsasabi, ma'am, Encanto po ba kayo? Ko, bakit naman ako naging Encanto? Kasi po, matatabang po kayo magluto. Eh, siyempre po, nag-iingat lang din po sa ating kalusugan na hindi po dapat tayo magluto po ng maaalat at matatamis. Kailangan po matabang lang. Kasi maganda po kasi itong mga pusit na ito, beautiful people, alam nyo po, may tinta. Alam nyo po ba yung may tinta? Maano po ba siya yung may tinta? Maganda po itong pusit na ito eh. Malaki po siya, no? Pero pagka niluto mo na po yan, ano? Nako, lumiliit na po yan. Lumiliit po yan. Kaya hindi ko na lang po siya hiwa-hiwain po na maliliit. Kasi pag hinihiwa-hiwa ko po siya, matatanggal po yung mga tinta niya at saka yung itlog-itlog ba niya. Eh, ang sarap kainin po noon eh. Ganyan po. Kahapon, ngayon, lagi po kaming masaya, magkakaibigan po. May trabaho man, may oras ako sa mga kaibigan ko po doon. Kasi alam nyo naman, beautiful people, pagka may kaibigan po at nalulungkot, pagka may time po ako, pupuntahan ko po sila, makipagkita po ako sa kanila. Kung minsan ay wala po akong time, ay hindi po kami nagkita-kita po. Ganun lang, beautiful people. Masaya lang ba? Ganun lang. Aanuhin mo yung ano. Di ba? Kasi kailangan po ngayon ay tayo po ay i-enjoy lang po natin ang ating buhay. Ganun lang po. Kasi hindi natin alam.
Ngayon, malakas tayo, tapos bigla tayong magkasakit. Manghina ang katawan natin. Di ba? Hindi natin alam. Kay lusog-lusog, kay ano, tapos bigla na lang boom. Eh, pandemya pa. Hindi natin alam. Kailangan kumain ng wasto, matulog ng husto, at uminom ng tubig, at laging maghugas po ng kamay. Maghugas ng kamay, magpismas, ganyan po. Kasi po ang buhay natin, hindi natin alam. Kaya, kung may mga sama kayo po ng loob sa inyong mga mahal sa buhay, o kaibigan, o kapitbahay, o ano, i-enjoy nyo lang, beautiful people, ngitian nyo lang po sila. Huwag nyo pong sisimangutan po. Kasi po, pag sinisimangutan nyo po, ang inyong mga dibdib, beautiful people, no? Sasakit lang po ang loob nyo. Mag-aano lang po yung inyong mga loob nyo po ba? Yung maninikip ang inyong mga dibdib. Baka iyan po ang ika-didedo nyo po ba? Yung ano ba sabihin ko nun? Yung magkasakit po kayo sa puso. Dahil sa sama ng loob ninyo. Ganun po. I-enjoy nyo lang po. Huwag nyo pong dadamdamin o hanggang sa pagtulog nyo may dinaramdam kayong masama ang loob nyo sa tao po. Ay huwag po. Kailangan i-enjoy nyo lang talaga, beautiful people. Ganun po ang napaka masarap mamuhay po ng ganyan. Yung walang kaaway, walang sama ng loob, walang inaaway. Napakasarap ng buhay. Napakagaang pagkaganyan po. Matulog ka, happy ka, wala kang iniisip na masama, at saka kung ikaw ay magpakatotoo ka na po, ganun lang. Sarap po mabuhay ng walang kaaway, beautiful people, at saka yung wala kang sama ng loob, matutulog ka. Ang sarap lang matulog, laging mahimbing ang tulog mo dyan. Ako, laging mahimbing ang tulog ko, kasi una, kumakain ako ng wasto, natutulog ako ng husto, pag may time ako sa mga kaibigan ko, ayan, nandyan ako, kain dito, kain doon, inom dito, inom doon, lakad dito, lakad doon, ah, grabe hapon no, tawa dito, tawa doon, sus, grabe ha pala no, opo, ganun po talaga, aanuhin mo po yung sama-sama loob mo dyan, o galit-galit ka dyan. Tapos, pagtulog mo, dala-dala mo. Ayun, nagbara yung kung anong nasa sa dibdib mo. Hindi ka na po nagising. Diyos ko po, Jesus name. Yan, tapon ko na po yan. Ganun lang, beautiful people. Ayan. Ngayon, salain natin. Wow. Kasi yung tubig po ba nito? Ayan, tapos po ay ilagay po natin dito. Ayan po. Kailangan malinis po ba? Linisin natin. Kailangan linisin natin na mainit na tubig. Yan. Yaren! Ayan. Ngayon po ay pakukuluan natin.
Ito, ayun po yung ampalaya. Ang ampalaya ko po ay isang kuluan lang po siya. Ay ayaw ko po yung, kasi po parang gagawin ko po ba siyang ano, beautiful people. Yung lalagyan ko po siya ng sibuyas at luya, maliliit na hiwa-hiwa po. Tapos po, suka. At saka asin at paminta po. Gagawin ko po siyang kilawin. Ganun lang po. Tapos po ito, adobo. Ayan. Kasi po, yung gulay ko pong okra, beautiful people, kinakain ko lang po siya ng ganun. Walang kanin-kanin. Ganun po ang ginagawa ko po sa okra. Kinakain ko po yung ng ganun lang. Wala pong, kung anong chichiburichi po ba. Tapos po, lagyan natin ng asin. Tapos po, paminta. Maganda ko po kasi pagka maraming paminta. Wow. Yan po. Tapos po. Tingnan nyo, beautiful people, no? Kumukulo na po siya sa tubig lang po kasi may tubig yan eh. Ayan. Tingnan nyo. Pero mas maganda po. Ayan. Wala na tiyan tubig, no? Ngayon po, suka. Para mawala po ba ang langsa? Para lasang adobo. Tapos po, ayan po, toyo. Kasi po, kailangan po kasi ang adobo po ay maalat. Para hindi po agad siya masira. Parang gago talaga to si Tipaklong. Alam niyo po, Tipaklong daw ako. Nandito na naman yung aking best friend na aya, maahas, at nagsasalita na naman siya. Itong best friend kong ahas talaga to. Ngayon, beautiful people, ay lalagyan ko po siya ng sibuyas po. May sibuyas ba ako? Sibuyas at bawang. Ito na po yung aking okra. Kainin ko lang po siya ng ganan, beautiful people. Itong okra, yan. Mm. Ganyan lang po, kinakain ko. Sarap. Ang sarap ng okra. Lasang kamote. Paano naging kamote lasa nyo? Sira ulo dito eh. Ayan. Sige. Hiwain ko lang. Kasi po, masarap po yung adobong pusit. Tapos may nilagang ampalaya at okra. Kahit walang kanin-kanin, iyon lang po. Ganun po ako, beautiful people. Minsan okay, nilalagyan ko po ng kanin. Kasi kumbaga nga ulam. Eh, ako po ay... Ganun lang akin. Yan. Hmm. Sibuyas.
Kasi patutuyuin ko po yan eh. Pinatuyong adobong pusit po ba? Kung gusto nyo po, lagyan nyo po ng gata. Pag alam yun pong tuyo na po siya, lagyan nyo po siya ng gata po. Kung baga sa ano po, adobong may gata, kasarap po yan. Ayan. Ayan. Okay lang. At kung gusto nyo naman, beautiful people, ang inyo pong adobo, lagyan nyo po ng luya o kaya po bawang. Kalimutan ko pong bumili na naman ng luya, oy. Ano ba yan, oy? Ang dami pa namang luya doon. Bakit hindi ako kumuha? Ganyan lang, beautiful people, yung adobo ba? Bawang. Baweng. Bawong. Bawing. Bawang. Ano ba itong babae ito? Ano-ano pinagsasabi sa bawang? May, nandito ba yung aking best friend na ahas? Bakit lagi nagsasalita yun? Hoy, best friend! Yung best friend kong ahas po ay nahandito yata sa kusina eh. Dahil nagsasalita eh. Alam niyo, beautiful people, ako po ay matakutin sa ahas po kapag buhay. Natatakot po ako at saka po, ayaw ko pong titigan ng ahas po pagkabuhay po. Pero yung aking mga ahas po ay mga goma lang po yan eh. Mga ano po ba? Mga bato na kristal po ba? Ay wala po yan. Okay lang po yun. Hindi po ako takot. Bato lang yan eh. Anong magagawa niya? Ay bato lang siya. Kahit martilyuhin ko yan o kaya tagtarin ko siya kasi goma lang. Ang kawawang beautiful people, pagpasensyahan nyo na po kung hindi po talaga ako sumasagot sa mga telepon po, no? Yung mga tawag nyo po sa telepon ay hindi po talaga ako sumasagot. Mag-text lang po kayo, ay sasagutin ko po kayo, pero yung tawag-tawag po at makikipag-usap po sa telepon ay busy po ako sa mga ganyan, beautiful people. Hindi po ako nakikipag-usap sa telepon. Busy po ako. Pagpasensyahan nyo na rin. Mag-text lang po kayo, makikita ko po. Kasi po, ako po'y nagba-vlogs. Pag ako po'y nagba-vlog, ako po ay, o nagbo-vlog, vlog, blog, blig. Bahala na, beautiful people, no? Ay, hindi po talaga ko sumasagot po sa telepon. Una po, napuputol po yung aking mga binablogs po, yung pagbibideo ko po ba? Para saan pa po kung kayo po'y makikipag-usap pa po sa akin? Ang kinakausap ko lang po kasi sa telepon, beautiful people, ang aking mga anak lang po. Pag tumatawag sila, yun sinasagot ko po. Pero pagka sa mga ano po, ay hindi po ako sumasagot. Ayan na, beautiful people, patutuyuin ko po yan. Pag iyan po ay tuyo na,
Yun na po yun. Masarap na po yun.